At napakaganda ho ng topic natin ngayong umaga. At pagpalain po kayo ng Panginoon, no? Ilagay nyo nga dyan sa comment box, glow in the dark. Glow in the dark. Pagamat ang paligid natin ay dumidilim, pero dapat hindi ikaw. Dapat nagliliwanag ka. No? Kaya importante ho, nag-glow in the dark. No? Alam niyo po, nagpabili pa naman ako kagabi ng yung glow in the dark. No, at yan, no? Meron ba dyan? Okay, yes, no? Yan ang mga glow in the dark. Dito ka, dito ka. O, yan, no? Biglang namatay yung glow in the dark natin. Grabe. Alam niyo po na pag-alaman ko, ayan po yung, ito yung sample ng mga glow in the dark, no? Para lumiwanag po yan, kailangan paliwanagan mo, patapos bigla. Hindi ho yan liliwanag kapag hindi mo yan liliwanagan, no? Kaya kailangan yan, no? Paliwanagan mo muna siya, and then siya'y magliliwanag ng ganyan, right, no? At alam niyo po, ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. Pinagliwanag ang buhay natin, at tayo naging glow in the dark. No? Kaya sabi po sa Ephesians 5:8-9, ang ganda ho nito, no? Ephesians 5:8-9, for once you were full of darkness. Grabe, no? Sa Tagalog yan, Alex, puno ka ng kadiliman. Sumingit ka kasi dyan. Ayan, no? Grabe, grabe tong verse na to, ha? Dati raw, puno ka ng kadiliman. Lahat tayo, puno ng kadiliman. But now, yun, ang ganda. But now, you have light from the Lord. So live as people of light. For this light within you produces only what is good, right, and true. No? Ganda po niyan, mga kapatid. Kaya excited po ako. Tagpalain po tayo ng Panginoon. Yes! Tayo pong lahat ay makakaupo na sa presence ni Lord. Hallelujah! Woo! Woo! At you will live as the light in the dark. Okay, no? At alam niyo po, mga kapatid, napansin ko, ha, ngayong umaga, salamat po. Gusto ko lang batiin mga kapatid natin dyan na ngayon lang nagbukas. At kung ikaw man ay bago sa programa na ito, no? At thank you po. Thank you sa pagsama po sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano? And I hope na itong word na ito ay magbigay po ng malaking encouragement sa atin ngayon. How to live as people of light. No? Lalo po kasi ang dami ng nadiliman ngayon dahil dito po sa pandemic natin. Pero praise God. No? Habang nagdidilim, ang mga anak ng Diyos lumiliwanag yan. No? Mapapansin po natin, ang totoong nagbibigay po ng liwanag sa earth, ano po yun? Yung sun. Tama ba? S-U-N, ha? Imagine nyo kung ang earth walang sun, wala tayong light. Walang araw, di ba? At ang ginawa naman ni Lord sa para magliwanag ang gabi, moon, di ba? Kaya mapapansin po natin, ganun ka napaka-powerful ni Lord dahil alam niya na kailangan ng mundo ang sun. Kaya nga, ang unang-unang binitawan ng Diyos, no? The first word in creation, mapapansin po natin Genesis chapter 1, and God said, ano yan? God said, let there be light. Let there be light. Kasi pagka binasa niyo po yun, ang mundo punong-puno ng kadiliman. Buti na lang nagsalita si Lord, kaya ang una pong ginagawa ng Diyos sa buhay natin, pinaliliwanag tayo. Kaya kita mo, pag nakakilala ka kay Lord, lumiliwanag ka. Dati kang madilim, madilim ang buhay mo, madilim ang isip mo, pero praise God, nang nakakilala tayo kay Lord, pinagliwanag tayo. Sabihin nyo naman, amen. Pansinin ho natin to, ha? Pagamat po ang araw ay napaka makapangyarihan po niyan. Siyang nagbigay ng sinabi ng Diyos, let there be light, at biglang lumiwanag ang buong daigdig. Bigyan ko kayo ng trivia.
facts about the sun. S-U-N, yung araw. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang earth sa sun? Para maintindihan po natin itong sinasabi ko, ang Metro Manila, ang distance ng Metro Manila to Mindanao, almost 1,000 kilometers. Ha? Kaya from Manila, biyahe ka, punta ka ng Mindanao, 1,000 kilometers yun. Ang Earth, dito ka sa Earth, punta ka sa Sun. Tingnan ko lang, baka punta ka. Pero kung gusto mo raw marating yun, ang layo noon ay 93 million. Biruin mo yun, kilometers. 93 million para mabigyan lang daw tayo ng idea kung paano kang babiyahe ron. Halimbawa na lang, kung ikaw ay magka-travel from Earth to Sun at ang biyahe mo ay nasa 150 miles or 200 miles per hour, simula baby 1 year old, pagdating mo doon sa Sun, 71 years old ka na. Yun po yung 93 million. Uulitin ko, ha? Kung ikaw ay sanggol, babiyahe ka ng Sun. Pagdating mo ron, 71 years old ka. 1 year old, 70 years! Imagine! Hindi ka na makakabalik. Malapit ka na lahat sa langit. Kaya imagine, gaano kalayo po yun? It's 93 million miles. At hindi lang po yan. Kung gaano kalaki ang Sun sa Earth, 100 times. Imagine, 100, ganun kalaki yung sun. At kung gaano siya kainit, ayan, gaano ka kainit. Pagka tayo nagpapakulo, ilang degree po yan? Ilang degree Fahrenheit? O Celsius pala, Celsius. O 100 degrees Celsius. Right? How much more ang sun? Dun sa kumukulong tubig, hindi mo na kayang hawakan yun. Ganun na kainit yun. Pagka, kanina naligo ako eh. No. Mainit na tubig. Pero hinaluan ng malamig. Di ba? Pero yung pagka yung mainit na tubig, no? At yun ang ipampaligo mo, Alex, nako, sigurado. Ang atinde, grabe, no? Sobrang init po. 100 pa lang yun. E gaano kainit ang sun? Yun po 100 Celsius. Degrees Celsius, rather, ay hindi na natin kaya. Ang sun po ay 10,000 degrees Fahrenheit pa. Patindi. Kaya sobra. Malayo ka palang sunog ka na. Kaya pala talagang ang galing ni Lord. Inilayo niya talaga yun sa Earth. Saktong-sakto. Para hindi ho tayo masunog. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa atin. At hindi lang po yan gusto kong makita ninyo, kapatid. Bakit itong sun ito, though it's powerful creation of God, pero hindi po sa kanya binigay yung title na Light of the World. Napansin niyo po yan? Bakit ang sun, S-U-N, o ang araw, na napaka-powerful, napakaliwan, hindi mo nga matititigan eh. Sobrang liwanag. Pero ba't hindi binigay sa kanya yung title na Light of the Earth, Light of the Universe, Light of the World. Bakit ang kumuha at binigay ng Bible ng title na yan? Walang iba, hindi sa S-U-N, sa S-O-N, sa Son of God, kay Jesus. Jesus is the Light of the World. Parang mahina yung palakpak mo, kapatid. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Jesus is more than powerful than the sun sa araw na yan. Kaya ang ibinigay na title, hindi dyan sa S-U-N, sa S-O-N, kay Jesus. Jesus is the Light of the World. Amen! Woo! I-type niyo po yan, Jesus is the Light of the World. Kasi yung araw na yan, kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung araw na yan, nagbibigay lang ng liwanag.
Pero si Jesus, hindi lang siya nagbibigay ng liwanag. Kaya kanyang paliwanagin. Hello! Hindi kanya kayang gawing liwanag. Yun po ang pagkakaiba. Si Jesus, paliliwanagin na yung buhay mo, ikaw pa magliliwanag ka rin. Hello! At yan po ang pagkakaiba natin. Bakit po tayo may Diyos? Dahil hindi lang tayo pagliliwanagin, gagawin ka pang liwanag. Amen? Sabihin mo nga dyan sa comment ba, I am the light of the world. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus na tayo, kung paano siya naging light of the world, pinasa niya yun sa atin. Kahit na ano pa ang ating pong nararanasan ngayon, kahit na may dilim pa, may problema ka, kapatid, pero sabi ni Lord, you're the light of the world. Sabi niyang ganun, live as light of the world. Mabuhay tayo bilang liwanag ng mundong ito. At hindi niya sasabihin niya kung hindi mo kayang gawin yan. Kaya natin gawin yan kasi para tayong glow in the dark. Binigyan ka ng liwanag ni Lord. Kaya whether you like it or not, magliliwanag ka. Right. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magliliwanag ka. Magliliwanag ka. Lagay mo dyan sa comment box, magliliwanag ako. Magliliwanag ako. Well, how? Paano? Paano tayo magliliwanag sa mundong ito? Una, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 1. Ganda po nito, ha? Ephesians 5:1. Basahin natin sabaw-sabaw. Alright. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Wow. Kaya mo palang magliwanag? Gayahin mo lang si Lord. Dahil you are dear children. Alam niyo po ba, sabi ng mga psychology, 70% ng ugali natin, minanayon sa magulang. Uulitin ko. Yung ugali natin, kung bakit may ugali kang ganyan. Ha? Lalo ka na, Alex. Minanaraw natin yan sa magulang natin. Okay ba yun? Kaya ganyan si John Paul din. Amen! Minanayan sa magulang niya. Alright? At praise God. Kaya, mga magulang, huwag kayong magtaka kung ba't ganyan ang ugali ng anak nyo. Mana-mana lang yan. Ay, nagkakagulo po kami rito. Pasensya na kayo. Alright, no? Kaya, mga nanay, mga tatay, ha? Huwag na kayong magtaka kung ba't ganyan ang anak mo. Kung bakit ang bait-bait ng anak mo. Di ba? Mana lang sa'yo yan. Sabihin mo dyan sa comment, mana lang sa akin yan. Mana sa akin. Kaya wala nang ibang magtsatsaga dyan. Ikaw. Alright, no? Kaya pwede tayong gumaya una sa ating Panginoon dahil tayo raw mga anak ng Diyos. Wow, yun naman pala eh. Kaya natin kasi ikaw ay anak. No? Kaya mga kapatid, sa dinami-dami naman ang gagayahin mo. Sa dinami-dami pa ng gagayahin mo, huwag naman yung mali. Nakita mo na na yung ating pong tatay nagkasakit ng cancer sa baga dahil sa paninigarilyo, gagayahin mo ba yun? Nakita mo na yung tiyuhin mo nagkaroon ng liver cancer dahil kaiinom, gagayahin mo ba yun? Nasira pamilya nyo! Biglang ganun, yun, no? Pasensya na kayo, nagkakagulo na naman dito. mga kapatid, di ba? Kaya nga nasira pamilya mo dahil kumaliwa, kumanan, nangaliwa pa uli. Ang tatay mo, gagayahin mo ba yun? Kaya tayo po ay pinapagaya sa atin si Lord. Type mo nga dyan sa comment box, gayahin si Lord. Gayahin si Lord. Maghahanap ka na rin lang ng gagayahin yung tama na. Amen. Kaya nga, imitate Christ. Imitate the Lord. Huwag kung sino-sino yung gagayahin mo. Oo nga. Biro mo, uso ngayon ng mga Korean artist, no? Alex. Pambira, di ba? Alex. Pati buhok mo, Korean na rin. Yung mukha mo, Korean na rin. Oh. North Korean daw. Walang ganun, walang ganun. Alright. Kaya, mga kapatid, napakaganda ang paalala ng Bible. Gayahin natin si Lord kasi Christian ka nga eh. Alam ba yung sabi ng Christian? Christian means follower of Christ. You know.
No, ang tagasunod mo, ang idol natin, ang lodi natin si Jesus. Amen. Hindi ko sino-sino yung lodi mo, Alex, ha? Kaya importante na si Lord ang lodi ko. Lagay mo nga diyan, ang ganda na na, si Lord ang lodi ko. Wow. Si Lord ang lodi ko. Hindi si Coco Martin, hindi kung sino-sinong artista diyan, no? Si Coconut. All right, ano yung pwede nating gawin kay Lord? Philippians 2:5-8. Ang ganda po nito, ha. Philippians 2:5-8. You must have the same, oh, ito na naman, ha. You must have the same attitude that Christ Jesus had. O dapat talaga, kung may susundan ka si Jesus, dapat same ang attitude natin kasi follower of Jesus ka eh. Though he was God, he did not think equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died as a criminal's death on a cross. Ang ganda nito, ha? Signs of humility. Kung meron tayo, kapatid, na tutularan kay Lord, yung pagiging humble. Imagine yung sinasamba ho natin sa langit. Imagine yung Lord na gumawa sa'yo. Grabe, nagpakumbaba. He was so humble. Kaya kung merong ayaw na ayaw ang Diyos, kapatid, yung mga arrogante, yung mga taong ma-pride. Kaya kita mo, pagka sinabi ho natin, ayaw na ayaw ng Diyos yung mga taong ma-pride. Kasi hindi ganun ang ugali ng Panginoon natin. Hindi ganun yung Ama natin, hindi ganun yung Diyos natin. Hello? Amen. Because our God is so humble. Kaya nga pagka babasahin mo ang James 4:6, nakalagay doon, God opposes the proud but favors to the humble. Imagine that. Ang ganda ho niyan, ha? God opposes the proud. Kalaban ng Diyos yung mga mayayabang. Buti na lang walang mayabang dito. Amen. Si Alex, napakabait. Amen! Amen. Sana naman. Dahil pagka ikaw yumabang ka na, nagkaroon ka na ng pride, naging pinairan mo lagi yung fried chicken mo, eto na kalaban mo, si Lord. God opposes. Alam niyo po ba yung original na salita, when God opposes you, ang hirap pong kalaban ng Diyos. Wala pang nagtagumpay sa Diyos. Kaya hindi ka mananalo. And God opposes the proud at ang ganda, favor. Sabihin nga natin, favors. Favors. Karabi ah. Hindi isang favors. Bibigyan ka ni Lord ng maraming favor yung mga nagpapakumbaba. Kaya nga, ang daming wasak na tahanan ngayon eh. Sa nagsimula yan? Sa pride. Ayaw magpatawad. Hindi, mali ka. Ako lang tama. O sige, mag-isa ka. Kaya, kapatid, maraming magkakagalit ngayon dahil sa pride. Maraming magkaibigan ngayon, magkaaway na dahil sa pride. Sabi ng Proverbs 16:5, everyone proud in heart, ayan, is an abomination to the Lord, and none will go unpunished. Alam niyo po yung word na abomination? Kasuklam-suklam sa Tagalog. Nakakapandiri yan sa Diyos. Kaya kapag ka ikaw may pride ka, pinapairal mo yung pride mo, nandidiri ang Diyos sa'yo. Kung ikaw nandidiri ka sa, you know, yung mga taong grasa, di ba? Kinakatika ka agad, nakita mo palang, ay, grasa. Basura pa lang, nandidiri ka na. Alam nyo, ganyan ang nararamdaman ng Diyos kapag ka umiiral ang pride. Hello? Kaya, kapatid, ingatan natin yan, ha? And pride goes before destruction. Yung mga taong ma-pride, nasisira buhay nun. Kaya kapatid, type mo dyan sa comment box, huwag kang ma-pride. Huwag kang ma-pride. Huwag kang ma-pride. Kaya lahat ng mga taong ma-pride, binabagsak ng Diyos. Hayaan mo lang silang magyabang.
No? Ikaw, relax lang. No? Ayahin na po natin si Lord. Kung may gagayahin ka, huwag si Satanas. Dahil yan ang kinabagsak ni Satanas. Si Lord ang gayahin natin. Dahil una, ito yung mga signs ng taong humble humility. One, he gave up his privileges. Biro mo sa langit, pinaglilingkuran si Lord sa langit. Grabe! Hindi niya pa sasabihin, dumarating na. Lahat ng mga anghel doon, pinaglilingkuran siya. Jesus gave up his privileges. Ang sabi ni Jesus, I did not come to be served and to serve and give my life as a ransom for many. Yan ang ginawa ni Jesus sa atin. Kaya kapatid, hanga si Lord dun sa mga taong humble, yung mga taong nagsiserve. At kaya alam niyo po, yung mga taong nagsiserve, alam ko na pupuntahan niyo. Anong sabi ng Panginoon, di ba? If you want to become great in the kingdom of God, learn to serve. Kaya yung mga servants ni Lord, dinideclare ko yan. You'll become great. One day, promotion will come in your life. Oo, kapatid. Naintindihan ko itong sinasabi ko dati kung ganyan. Lahat ng map, lahat ng pagwawalis, bumakat yan sa kamay ko. Kaya kung ako man po ay pinagsisilbihan ngayon, thank God. Totoo, sabi ng Bible, kung ano yung ginagawa mo, isang araw yan din ang gagawin sa'yo. Kaya, kung gusto mo isang araw, ikaw naman pagsilbihan, magsilbi ka. Right. Hindi yung wala kang silbi. Hello? Oo nga. Kaya, kapatid, importante marunong kang mag-serve. Turuan natin yung mga anak natin, serve. Kaya talagang, pinlalo namin, mga isang taon lang kami kumuha ng katulong, pinalaki ho namin yung mga anak namin, walang katulong. Dahil gusto namin sila matutunan yung salitang serve. Marunong maghugas ng plato, maglinis ng bahay, serve. No? Kaya importante po yan. Turuan natin ang mga anak natin, mga magulang, ha? Yung salitang serve. No? Turuan po natin sila yung salita na yan. Huwag boss ang ituro natin. Huwag po natin silang gawing boss. Gawin natin silang servant. Hello, mga magulang. Amen. No, magkakampi tayo, ha? Kailangan po natin turuan sila na maglingkod. Naku, nahihirapan kapag tumanda ka. Baka matanda ka na, ikaw pa yung inutusan. Hello? Uh-huh. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon. I'm very, very thankful to God. Ang trabaho ko na lang sa bahay ay tagapamili. Dahil meron akong tatlong chef. Anong chef? Chef daw. Tatlong chef. Ayan. With a cup. Chef. Yung chef. Hindi chef. Hindi. Cancel. Ay, nakakatawa po. No? Sa umpisa, siyempre, hindi ganun kasarap. No? Pero pasarap ng pasarap. Di ba? Nakakatuwa po, no? Dati ikaw yung naglilinis ng bahay, naglilinis, lahat ginagawa mo, pero pag tinuruan mo mga anak mo na maging servant, ay nako, panalo ka, kapatid. Amen. Panalo ka. Kaya ganun ang tinuturo ni Lord sa atin. Huwag tayong mag-asal boss. Asal servant. Dahil malayo mararating mo pagka marunong kang mag-serve. And then second, he gave up his position. Ha? Huh? He gave up his position. He took the humble position of a slave. Yun, no? Alam niyo po, hindi ka magiging humble kapag ka ang lagi mong iniisip na ikaw yung position mo. Doktor ako, ha? Bishop ako. Alam niyo ba yan? No. Kain mo yan? No. Alam niyo, hindi tayo magpapakumbaba kay Lord kapag ka ganyan. Di ba? Yung merong kang dalang posisyon. Dapat to, pagka tayo harap kay Lord, lahat tayo servant, walang posisyon. Lahat tayo worshiper ni Lord. Kaya pagkadating ng simba, lahat tayo, kahit kami rito, nagtataas ng kamay, lahat kami, lahat dito. At papasalamat ako kay Lord, maski yung aking asawa, naku, napakagaling na servant. Alam nyo kung
hindi mo mauunahan yan sa paghugas ng plato. No? Kahit na kami po ay mga bishop na, pero dapat ang ugali natin, ugaling servant. No? At amen. Hindi mo iniisip yung iyong posisyon. Ay iniisip mo yung makapag-serve ka kay Lord. Amen. No? Kaya may kahit na sino bina-Bible study namin, meron kaming Bible study, naku, pinanggalingan po namin ang squatter, pinanggalingan din namin lahat ng mga kahit na sino. No? Sanay po kami ng meron o wala. Wala o meron. No? Kalimutan mo ano yung position mo. Kahit na sino ka pa. Si David nga ay king pa eh, pero sumasayaw. Imagine niyo yun. Wow. Sabi ng kanyang asawa, nakakaya ka naman, hari ka ng Israel, nagsasayaw ka. Eh, hindi ko mapigilan eh. Ano ba? Siguro, di ba, gaganon pa siya. Baka nagtitiktok pa yun si David habang gumaganon-ganon. Importante yan, kapatid. Napagkakay Lord, wala yung title. Lahat tayo, mga worshipper, servant, tayong lahat. Amen? And then, third, yung he humbled himself in obedience to God. Yung mga taong humble, ang masuno rin. Si Jesus, bakit siya naging humble? Sabi ng Bible, he humbled himself in obedience to God. Naku, bakat na bakat yung mga taong humble? Amen. Marunong sumunod? That's right. Oo. Alam mo kagad eh, yung marunong sumunod, di ba? Gaya nyo. Ako nga kami nga po natutuwa eh sa ginagawa po ninyo. Di, how much more si Lord? Amen. Yung pag sinabi mong, oy, meron tayong simbahan sa tahanan, naku, wala pang alas 10, mga abangers na. Naku, yan na, di ba? Kung ano yung sinasabi namin, sinusunod po ninyo. Eh, naku, grabe. Mga kapatid, alam na alam mo yung mga taong humble. Marunong sumunod. Pag sinabi ng Lord, forgive. And you forget. Pag sinabi ni Lord, mag-pray, you pray. Alam na alam mo yung mga humble eh. Hindi humbug, no? Magaling sumunod. Lagay mo nga dyan, magaling sumunod. Magaling sumunod. Kaya sanayin niyo po yan, mga anak natin, sumunod sa magulang. Mga anak, I love you. Magaling tayong sumunod. Kay Lord, sa magulang, sa pastor natin, hello. Amen. Parang walang nag-i-amen. Amen. Oh. Yeah. Yan ang palatandaan ng mga taong humble, yung marunong sumunod. Marunong sumunod sa pastor, sa leader. Marunong tayong sumunod sa mga may authority sa atin. Pag ang tao hindi na sumunod, problema na yan. Diyan na magsisimula yung pride. Diyan na magsisimula yung murmuring. Kaya importante po, magaling tayong sumunod parang si Lord. Yan ang tanda ng humility. Pangalawa, not only imitate God, but live a life filled with love. Paano tayo magliliwanag? Gayain natin si Jesus. Pangalawa, live a life filled with love. Sabi ng Ephesians 5:2, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us as a pleasing aroma to God. Wow. Alam niyo po mga kapatid, dapat puno tayo ng love ni Lord. Hindi ka puno ng galit, puno ng sama ng loob, puno ng bisyo, puno ng negosyo. Ano pa nagpupuno sa'yo? Kung bakit kailangan po natin ng Diyos? Dahil gusto ng Diyos punuin ka ng pag-ibig niya. Kailangan ng tao ngayon, love. Oo. Bago pa kailangan ng trabaho, ang pera, at kung ano-ano pa, ang kailangan ng tao, kapatid, kailangan ng bawat tao, love. Imagine ninyo po kung ang mundo natin puno ng galit. Sa tuwing makikita tayo, di ba? Galit ka. Lalo, imagine ninyo kung ang buong Pilipinas puno ng galit. Lahat tayo magpapatayan sa isa't isa, parang si Cain. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ng tinuturo ng Bible. Una, God is love. No, type nyo nga dyan sa comment, God is love! God is love! Kaya dapat,
talagang lumalapit tayo sa Diyos eh. Kasi ang God is love. Kulang ka ba ng love? Takbo kay Lord. Because for God so loved the world. At minahal tayo ng Diyos, sabi ng Bible, nung tayo makasalanan pa. Kaya naiintindihan tayo ni Lord. Kaya nga ho tayo, sinasabi ng Panginoon, ma-fill tayo ng Holy Spirit. Dapat puno ka ng Holy Spirit. Dapat puno ka ng prayer. Puno ka ng simba. Kaya tama yung ginagawa mo, panalo ka. Dahil pupunuin ka ni Lord. Pupunuin ka ng love. Punuin ka ng joy, ng peace, ng patience, ng kindness, ng goodness, ng faithfulness, gentleness, and self-control. Imagine, pupunuin ka niyan. At pag puno ka niyan, kapatid, tinalo mo pa yung tumama ng loto. May pera ka nga, wala ka namang love. Sige. May pera ka nga, wala ka namang joy. Anong silbi ng pera mo? May pera ka nga, wala ka namang peace, ng patience, ng kindness, ng goodness. Hindi mo madadala lahat yan. Hindi pera, nagpapasaya. Okay, maganda hong tayo'y may pera. Dahil ang pera, it's a good servant, but a bad master. Dapat ang pera, kapatid, yan ay lingkod lang natin. Hindi natin master. Si Jesus lang yung master natin. Amen. 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 Yes, ba't tayo nagpe-pray na tayo pagyamanin, Lord, gusto lang natin maging pagpapala. Marami pa tayong matulungan because that's love. Hello? Kaya importante po yan habang lumalapit po tayo sa Diyos, pinupuno tayo ng pag-ibig. Kaya kita nyo po ito, 1 John 4:7 and 8, no? Ang ganda ho niyan. 1 John 4:7. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Amen. Kaya kahit na sino pa yan, iibigin natin. Kasi ang Diyos inibig tayo nung makasalanan pa tayo eh. Kaya napakahalaga po yung salitang forgive dun sa mga taong nagmamahal. Dahil yung pinaiibig sa atin na yan, hindi perfect yan. Magkakamali yan. Di ba? Madaling ibigin yung iba. Pero si Alex, naku po, naku. may ganun tayong tao, di ba? Yung iba, madaling ibigin. Pero yung iba naman, naku po, it takes a lot of effort. Pero kaya mong gawin yan. Dahil meron kang love ni Lord. Amen. Hindi mo kaya yan pag wala kang love ni Lord. Hello, amen. Amen. Sabi niyan, huwag tayong tumulad si kay Cain. Sabi ng 1 John 3:12, huwag niyong tutularan si Cain. Dahil si Cain, traitor. Sino pinatay niya? Kapatid. Imagine mo, kaya mong patayin kapatid mo? Oh boy. Ano na wala kay Cain? Yung love. Napalitan ng hate. Pwede ka palang pumatay pagka nawala yung love, yung hate. Kaya yan po, kapatid, yan ang iingatan natin. Yan ang kapatid ng pride, yung hate. Pagka ikaw, alam nyo, nagsisimula yung galit, yung asar, di ba? Una, maasar ka lang. Sunod, magagalit ka na. Kaya ingat po ha, yung galit pumapatayan. Kaya pawiin ka agad yung galit. Well, in fact, sabi ni Lord, don't take revenge, my brothers and sisters. May mga tao, kasi bet minsan tayo nagagalit, di ba? May mga tao na naninira sa atin. Tama po ba yan? Kahit naman wala kang ginagawa, may mga taong naninira pa rin sa'yo. No? Minsan wala ka namang ginagawa, bigla na lang may maninira sa'yo. Sabi ng Bible, don't take revenge. Sabihin mo nga dyan sa comment box, huwag gagante. Oo, si Lord lang, hayaan mong gumanti. Dahil nabasa ko na sa Bible yan. Again, ito, kapatid na naman. Kapatid ni Moses. Sino yon? Si Aaron, tsaka si Miriam. Nung siniraan nila si Moses, nagalit ang Diyos kanino? Kay Aaron at tsaka kay Miriam. Ano nangyari kay Miriam? Nagkaketong. Iba pag si Lord ang gumante. Walang ginagawa si Moses. Siniraan nila si Moses. At ganun din, kapatid. Kaya kung meron mang naninira sa'yo, relax lang. Lagay mo dyan, relax lang. Relax lang. Matindi pag relax si Lord ang gumante. Yung mga tao na nakikita mo, wala ka namang ginagawa, pero sinisiraan ka, relax. Hayaan mo si Lord dyan. Amen, no? Ang trabaho natin, magpakumbaba.
Si Lord na bahala dyan. Hello, amen? Amen. And last, yes, dahil time's up na ako. No turning back to light. Kapatid, ang ganda nitong verse na to. Huwag niyo po itong kalilimutan, ha? John 8:12. Alright. Sabi rito, when Jesus spoke again to people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Wow, uulitin ko mga kapatid, importante ito ha. Kuhanin natin, whoever follows me, sabi ni Jesus, will never walk in darkness. Hindi ka na raw lalakad sa kadiliman. Lahat ng sumusunod kay Lord, congratulations. Lahat, ikaw ang trabaho mo lang sumunod kay Lord. Hindi ka na babalik sa dilim. Amen. Hindi ka na mabubuhay sa dilim. Amen. Dahil sumusunod ka kay Lord, and you will have the light of life. Amen. Grabe yun. Amen. Kapatid, yung mga sumusunod kay Lord, yun lang, magliliwanag ng gusto ang buhay mo. Kaya importante ang nagagawa raw ng light. Good light produces, no? Light produces good, right and true, sabi ng Ephesians 5, 8 and 9. For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord, so live as people of light, for this light within you produces three things. Una, good. Pangalawa, right. Pangatlo, true. Kapatid, ikaw bilang ginawa ni Lord na light in this world, ikaw ay nagiging mabuti. Mabuti ka sa kapwa, mabuti kang anak, mabuti kang asawa. Yung ba, yun ang nagagawa ng light, nagiging mabuting tao ka. Dati, ang sama. Lahat ang ginagawa mo, masama. Isip mo, masama. Ngayon, mabuti ka na. Hello, amen. Amen. At lahat ng ginagawa mo, kung dati puro mali, ngayon puro tama na. Amen? At kung dati puro ka kasinungalingan, lahat ng sinasabi mo hindi totoo, ngayon nagiging totoo ka na. Amen. Because the truth shall set you free. Amen. Hello? Amen. Type mo dyan, I am the light of this world. I'm the light of this world. Kaya may mabuting mangyayari sa atin. Lahat ng gagawin mo puro tama dahil ikaw ay totoong tao. Alam niyo, ang hirap kasama pag hindi ka na totoo. Hayaan mo yung iba kung hindi totoo. Huwag mong pansinin yun. Ang importante, ikaw totoo. Dahil pag ikaw ang totoo, mahahawa mo sila. Hello? Amen. Focus on the light. Alam niyo, dito po ako magtatapos. Worship team, come here. Magtatapos na po ako. Alam niyo, importante po itong sasabihin ko, mga kapatid. Si Peter, alam mo natin yan. Ang lakas ho ng faith ni Peter. Di ba? Yung iba, nanonood lang sa kanya. Yung iba, ang tawag sa kanila, mga boat riders. Sige, come on, worship team, come here. Yes, and then we will worship again. Yung mga kasama ni Peter, yung mga ilang mga disciples, mapapansin po ninyo, ang tawag doon, mga boat riders. hanggang bangka lang. Si Peter, hindi. Si Peter, siya ay water walker. Wow! Amen. Lumalakad sa tubig. Gusto niyo po ba yun? No? Alam niyo po, si Peter lumubog. Bagamat naglalakad na, lumubog pa. Si Peter lumubog hindi dahil sa kasalanan. Si Peter lumubog hindi dahil yumabang siya. Si Peter lumubog dahil nawala siya sa focus. Eh, kapatid, gusto kong paalalahanan lang po, ha? Marami pong Christian ngayon, dati liwanag, biglang dumilim. Dati ang init-init, biglang nawala na. Dati nga nasa live stream eh, ngayon ayaw na. Anong nangyari? Maraming tao, makikita ko natin, lulubog ka rin. Mamimili ka, lulubog. O yung iba naman, mga boat riders lang. Yung walang pakialam. Yung okay lang kami dito, relax lang kami dito. Pa YouTube lang kami, pa Facebook lang. Okay, bahala kayo magsimba diyan. Pero alam niyo po, yung mga sumusunod kay Lord, yung mga may word ni Lord, iba nagiging buhay noon. Nakakaranas ng himala yun. Nagiging water walker. Parang si Peter. At kapatid, kailangan lang ganito ha.
The word is the light in our path. Kailangan may word si Peter, lumakad sa tubig dahil nakarinig ng light. Nag-focus siya doon sa light, sa word ni Lord. Kaya kapatid, dapat sa kabila ng may ganito tayo pandemic, tama yung ginagawa mo. May word ka ni Lord dahil ikaw yung lalakad sa tubig. Kahit na may pandemya, bless ang buhay mo. Kahit na may pandemya, kapatid, may protection, may promotion, may provision ka. Hindi mawawala yan. Parang si Peter, hallelujah, lumalakad sa ibabaw ng tubig. Lakad lang. Pero huwag sanang mangyari sa atin ganito, ha? Look unto Jesus. Mag-focus tayo kay Jesus dahil ganito pa mangyayari sa atin. Relax lang kayo, ha? Huwag mo ako susundan, anak. Mawawala po ako sa camera. Yan, yan. Nakita niyo po, wala na ako sa camera. Wala na, wala na. Yan, no? Okay. Yan. Nawala na ako sa focus. Tama po ba yan? Nakikita niyo pa ba ako? Hindi niyo na ako nakikita. Naririnig niyo na lang ako. Tama po ba yan? Apo. Pero importante, kapatid, dapat ganito tayo para tayong si John Paul. Mumpo, nakapokus sa akin. Nakita niyo na yung kagwapuhan na naman na ito. Amen. Asan ba yun? Kailangan nakapokus tayo kay Lord. Amen. Huwag kang mawawala sa focus. Si Peter yan ang naging problema. Nawala sa focus ng word. Lumubog. Dapat mong tandaan, kapatid, nagliliwanag lang ang buhay mo dahil kay Jesus. Amen. Maliwanag ang buhay natin dahil may word of God tayo. Kaya kapatid, importante mag-focus tayo kay Jesus, mag-focus sa word ni Lord, dahil you are a water walker. Mararanasan mo ang himala ni Lord pag ikaw nakapokus lang. At dinideclare ko sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito para sa ating lahat to. At sabi ng Isaiah 60 verse 1, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Hallelujah! I'm declaring to you, brothers and sisters, sa lahat ng pamilya narito sa live streaming na to, in the name of Jesus, light will come upon you. The blessings of God will come. The favor of God will come. In the name of Jesus, healing will come. Ano man ang kailangan mo, it will come. Light will come upon you. Ay, paliwanag ng paliwanag ang buhay mo dahil sumusunod ka kay Jesus. I like you to worship. Come on. Thank you. And for me to live, mga kamay, dahil sabi ni Lord, paliwanag ng paliwanag ang buhay mo. Yung mga hindi sumusunod kay Lord, padilim ng padilim ang buhay nun. Pero yung ikaw na nandito, sumusunod ka kay Lord, paliwanag ng paliwanag ang buhay mo. Pabless ka ng pabless. You are a water walker. Lalakad ka sa himala ng Diyos. Dahil may liwanag kang sinusundan. Focus lang kay Jesus. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat na narito sa live streaming namin. Mararanasan po nila ang grabing liwanag, ang grabing pagpapala po ninyo, Lord. God, in the name of Jesus, naniniwala ako, Lord. Hallelujah. Light will come upon us because we are the light of the world. Magliliwanag kami sa mundong ito. Gagamitin niyo ang buhay namin bilang liwanag, Lord. Salamat po ng marami, Lord. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sweetheart, amen. Come here. That's such a powerful message we receive
from His servant today. Grabe po, habang dinidistribute po ang ating pong communion, alam niyo po, dapat talagang nag-glow tayo. Hindi tayo pwedeng parang nagdidilim. No, madilim na nga yung mundo, madilim ka pa. Dapat ang bahay natin, sa tahanan pa lang ho natin, maliwanag na. Amen. Nakikita ng mga kapitbahay na ibang-iba yung, bakit yung kapitbahay natin? Laging masaya, di ba? Laging yung kapitbahay natin nagpe-pray. Bakit ang kapitbahay natin, laging ang lakas ng sound system kapag Sunday na? Parang may nagtunog worship doon. Nako, bakit kaya yung kapitbahay natin, parang may mga naririnig akong boses na nagkakasiyahan. Wow. At kumakanta ng mga praise song, parang wow. Ganun. Grabe po, kasi tayo po ang liwanag sa madilim na mundo. Amen! Yes. Tayo po dyan, pamilya ko yun. Pamilya ko yun. Right, pamilya ko din yun. Amen? Today we're going to commemorate the Son, not the Son of God who becomes the light, who is the light of the world. He is the light of the world. Amen? Amen. So we're going to partake the communion. Get ready. The Word of God says, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, He broke it and said, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Amen. How would you like to remember the Lord? I would like to remember the Lord as the one who gave light and meaning to my life. Amen. Dating madilim ang buhay ko. That's right. Ang buhay ho natin sobrang dilim at ang Diyos ang nagpaliwanag noon. Yes. Alam niyo, hindi lang ho madilim ang buhay natin noon dahil sa kasalanan, kundi pati mga sakit. Kaya dumidilim ho ang ating kasalanan, ang katawan, ang aura ho natin madilim lagi kasi may mga sakit tayo. Tama. Ngunit buti na lang may liwanag na nagningning. At yes, dahil sa liwanag ni Kristo, amen, sa dugo ni Kristo, nawaksi lahat ng sakit at karamdaman. Amen. And so we receive our healing today. Yes. Dive it there. I receive my healing. I receive my healing. Yes. Come on. Let's all partake of the bread. Amen. Dapat masaya po tayong nagko-communion. Walang malungkot dyan, ha? Kasi kinakamemorate natin yung kabutihan ng Panginoon. Asensya na po kayo. May props ako ngayon. Yeah. Hindi ko po kayo makita. God. Well, brothers and sisters, God. I do believe every time we do this, no? Sabi ng pinag-aralan natin, Jesus is the light. And Jesus made us the light. Alam niyo po ba, mas maliwanag si Jesus sa sikat ng araw. Kaya ako nagsalamin kasi nasisilaw na ako sa mga future natin. Amen. Yeah, yeah. Silaw na silaw ako sa future ni John Paul na kaharap ko. Yeah. Agree. Mga kapatid, hindi madilim ang future natin. Yes. Maliwanag ang future natin. Yes. Amen. Lagay mo nga dyan, maliwanag ang future ko. Maliwanag ang future ko. Yung mga sobrang liwanag, kinakala mo magsalamin. Yes. Thank you, Ruel. Talagang pinabright yeah ni Ruel. Oh, grabe. Yeah. Kaya mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, napakaliwanag ng future natin. Amen. Dahil may nagbayad ng future natin, ha? Kung bakit magiging matagumpay, masaya, napakaliwanag dahil si Jesus ang future nating lahat. Amen? Toast for our future victory, success, and blessings. Amen? Yes. Parang hindi ako sanay magsalamin. Okay lang. Carry mo yan, carry mo yan. Pogi naman na. Parang... James Bond daw, sabi parang, ni Jess. Wow. James. Para akong nandun sa labas ng simbahan, nakaganon. Oh, ayan o, may James Bond dati. Parang James Bond. Oh, ayan o. Alright, at praise God. Good news po yan sa ating lahat dahil we have a bright tomorrow. Right. Bright amen future. Woo! Hello, amen. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. At salamat po, no? Huwag niyo kakalimutan, no? Yung mag-picture tayo, ha? O, picture muna tayo. Sa lahat ng mga naniniwalang, we have a bright future. Oy, tayong lahat, ha?
At saka bago tayo mag-picture tayo, sige, kung alam mo naging maliwanag ang buhay mo ngayon, ang aura mo ngayon, naging maliwanag dahil sa salita ng Diyos, uh-oh, let's all share and like this video at yes, the count of 3. 1, 2, 3, go! Share! Right, boss! And then! Isa pa. Oh, isa na lang. Okay, right, last na. Buti na lang may magaling ho kami photographer dito. Andyan po si Richard Silva. Richard, okay. Kasama ka naman. Kasama si Richard. Yes. Woo! Yes. Okay, right. Yes. Send to Evelyn Angeles Oliveras. Diba? Thank you so much. Ang saya-saya. Right. Ang yes, saya. Amen. Okay, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Ang pagsamba ay pagsunod at pagpapala. Over everything you are seated.
tell you about him.